nga po, kanina lang lumabas yung software update ng Samsung J4 Flash na OS niya is Pi kanina lang. So, mainit-init pa, pa-update ko lang ng software. So, ano nga ba yung mga bagong feature or ano ba yung bagong itsura ngayon from Oreo to Pi? So, eto siya. So, dati, yung oras niya is, itong oras niya, nandito siya. So, ngayon, yung oras niya, narito na siya sa left side. Wala na dito sa right side. So, ang makikita na lang natin sa right side is battery, percentage, signal ng SIM at ng Wi-Fi. So, sa icon, ganun pa rin. Depende na lang sa team ninyo kung ano yung ini-apply yung team. So, try natin na mag-open yung face detection. Kasi, before kasi sa nung Oreo pa kasi siya, ang bagal niyang ma-detect ng face ko. Ewan ko ba? Sabi kasi lagi, no, face detected. Eh, ang laki-laki na ng pagbumuka ko. Hindi pa rin ma-detect. So, try natin siya. Kung gano'n nga ba kabilis. Yung face detection. Oh, no match. So, try na lang natin sa unlock. Okay. Face detection, mabilis siya. Tatapat lang talaga sa mukha. So, tingnan natin kung ano yung nabago. So, punta tayo sa settings. Ito ngayon ay ang looks ng settings niya. Dati kasi, pagpunta mo na settings ng Oreo, diretso siya. Wala siyang mga ganitong mga gap. Mga gap-gap na ganyan. Ngayon, nakabukod na siya. Kung ano yung para sa Wi-Fi, sa sound, sa brightness, yung sa mga settings, face recognition, find my mobile. Okay, tingnan po natin sa status na. Okay. So, SIM card. About phone. View. Ayan na po siya. Pay na po siya. At saka mapapansin ninyo yung screen button niya, medyo nag-iba na talaga. Ang hindi lang nabago, ito. Ito, ang itsura niya dati, hindi ganitong tatlong lines. Tsaka itong arrow niya, as in arrow talaga. Hindi ganito. So, ito na siya. So, ano nga ba yun? I-back natin. Okay. Ito na po, April 1, 2019. So, ito nga. Tapos, punta tayo sa message. Ito siya, oh. Basta may malaki siyang gap dito. Message, tapos sa baba yung ito na yung mga messages. So, dati, yung conversations at saka contact, andito siya sa taas. Ngayon, nasa baba na siya. Tsaka kung mapapansin nyo, yung pag ini-swipe down ko to, yung dating square na mga icons niya, bilog na siya. Excuse me. Bilog na siya. So, eto siya. Ganito na siya kasimple ngayon. See? Ganyan na siya kasimple ngayon. Hindi katulad dati na square, tapos ano, okay, open natin ngayon ang YouTube, kung anong looks niya. So, YouTube, eto na siya. Ewan ko lang ha, sanay kasi ako sa iPhone na pag nag-scroll kasi ako, mabilis siya, as in gumaganon siya.
yung band dire-diretso siya, parang nagganon. Ito kasi minsan kasi kung hanggang saan ko lang siya iniano, itinigil, hanggang doon lang. Pero noong i-update siya sa Safi, okay naman siya. Nagdedire-diretso na kasi hindi ko kasi madalas ginagamit ito kasi nga nababagalan ako. So nang ma-update sa Pi, nag-okay siya. Na gusto ko na yung ano niya. Kaso nga lang, oh, see? Hindi katulad sa iPhone na dire-diretso siya. Eto kasi, kung saan mo siya itinigil ng pag-swipe, hanggang doon lang siya. Ayan, oh. Kaya nababagalan ako. Sabi ko nga, kahit paano, malaki pinagbago. At saka yung mga naka-open na apps, ganito na ang looks niya. Ayan siya, oh. See? Ganyan na siya. Hindi katulad dati na patong-patong siya. Ngayon, one by one na. So, mamimili ka na lang. In terms of gaming naman, kasi kanina, nag-open ako ng Street Racing. Sa kasamaang pala, nung nasa kalagitnaan ako ng games, nag-crash yung apps. So, hindi ko alam kung saan ba siya may problema. Samsung Galaxy J4 Plus po yung unit, updated to Android 5 9.0. Medyo may kabagalan lang. Okay, Street Racing. Tourist. Kari. Hindi kasi ako gamer eh. So, let's see. Try natin. Sana huwag mag-crush. Okay. Pagpasensyahan niyo na ako kung lagi siyang pabangga-bangga. Aminado naman ako, hindi talaga ako gamer. So, pansin niyo, hindi siya naglalag. Okay naman siya. Ewan ko lang doon sa mga naglalaro ng Mobile Legend. Hindi kasi ako naglalaro ng Mobile Legend eh. Mostly mga light game lang ako. Yung mga puzzle-puzzle ba. Okay. So, hindi siya. Okay. Kaya lang ako nag-download nito kasi gawa ng pamangkin ko. Para nakikitingin lang ako eh. Sabi ko mag-download nga din ako ah. So far, so good. Kahit medyo bumabangga-bangga ako. See? Finish. Okay. So, hindi siya nag-crash. Okay naman siya sa gaming. Kasi kanina naglalaro ako talaga lang na hindi ko siya nagagamit kaya feeling ko ang bagal-bagal. Kasi kung i-compare ko siya sa Apple talaga, ang laking bilis ng iPhone compare sa Android na nababagalan ako. Ayoko kasi ng maraming apps na naka-open. So mostly kasi gusto ko ng mga nakatago lang pag gagamitin ko. Tsaka lang siya ayaw open. Ayoko kasi ng makalat. Okay, test nga natin.
So okay naman siya. From Oreo to pie, bumili siya. Ang laki ng ibinilis niya, or nag ano, from time to time kasi nagki-clean up kasi ako, device clean up. So na-clean yung mga application na hindi ko na ginagamit, nagpi-free yung MB niya, so bumibili siya. So guys, kung medyo nababagala na kayo sa phone nyo, say Samsung, kung Samsung user kayo, punta lang kayo dun sa may, okay, yan po yung speed na internet ko, punta lang kayo sa settings, tapos battery storage, checking device, yan o, device care. Kung ang phone nyo is may device care, i-optimize nyo para yung mga hindi nagagamit na app or na nakiklean niya. So, nakiklear yung MB. So, total free app is 2.4 gig space since you started using device care. So, bumibili siya. So, tip lang yon. Tsaka, i-close nyo yung mga naka-open na app para bumili siya. Ito kasi minsan kasi, yung iba, kaya hindi sila nagko-close ng mga naka-open na app, is, say, tinatamad na silang i-click yung same file, kaya doon na lang nila i-click. Eh, since ako, ayoko na nga nang makalat, ang ginagawa ko, close all. Okay, so dati, hindi nga lumalabas yung mga dito, napapalitan siya ng settings, basta, mga ganon. So, dati kasi, sa Messenger, ayan o, ang bagal niya. Say, kuha tayo ng iba. Okay. Kuha tayo ng iba, tapos, basta, nababagalan ako eh. So, ngayon, medyo bumilis na siya. Yun nga lang, talagang merong hindi kasi katulad talaga ng iPhone na pag ginanon mo siya, dire-diretso siya kung hindi mo siya pipigilan. Eto kasi, yan o. Okay. So, wala. Take a look. Hi, Globe. Okay. So, ito po yung mga pagbabago ng from Oreo to Pi. Ito po yung mga new feature na, or say, mga bago. Reminder. Tingnan natin kung anong looks ng camera. Okay, photo, panorama, video, continuous shot. So, camera, wala naman masyadong pagbabago. Not charging, 96%. Battery is 3,300 mAh. Okay. Oops. Forcing. Build number. Baseband version. Android. Software information. Ayan o. Dati kasi, pag lumalabas itong, pag gusto nyo i-close yung mga apps, hindi, wala itong mga icons na to. Ang lumalabas lang totally is, kung ano itong
Eto siya. Eto. Eto yung lumalabas lang. Hindi nag-a-appear. Yan yan. Nabago siya, di ba? So, eto yung mga nadagdag. Yan o. Okay. Widget. Teams. Home screen settings. So, ayan na po. Quick review ng Android new OS po from Oreo to Android 9.0. So, if you like this video, please subscribe and like the video. Thank you.